anim na kasalanan laban sa Espiritu Santo. Pag-aabuso sa pag-ibig ng Diyos. Kawalang pag-asa. Pagtutol sa lantad na katotohanan. Pagkaingit sa espiritual na kabutihan ng iba. Katigasan ng ulo sa kasalanan. Hindi pagsisisi sa kahuli-hulihang sandali. Ito ang anim na kasalanan laban sa Espiritu Santo. Ang lumalait laban sa Espiritu Santo ay di nagkakamit ng kapatawaran kailanman. Sa halip ay mananagot sa isang kasalanang walang hanggan. Walang hangganan ang awa ng Diyos. Subalit, ang sadyang tumatanggi sa awa ng Diyos sa bisa ng pagsisisi ay tumatanggi sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at sa kaligtasang dulot ng Espiritu Santo. Ang gayong uri ng katigasan ay naghahatid sa parusang walang hanggan at sa walang katapusang kapahamakan. Ang Espiritu Santo ay ang Panginoon at tagapagbigay buhay. Kung tayo ay direktang sumusuway sa pagkilos ng Espiritu Santo, imposible na maganap natin ang pagsisisi at pagbabagong loob. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, matatawag natin ang Diyos na ating Ama. Kaya kapag tinalikuran natin ang Espiritu, sino ang darating upang tulungan tayo sa paghingi sa kapatawaran ng Ama? Ang anim na kasalanang laban sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. Para maging buo ang ating pag-unawa sa mga tinunghayan natin, basahin ang Catechism of the Catholic Church. Sikapin na magkaroon tayo ng mga personal at sariling kopya para sa patuloy na pagninilay. Maaring makakuha o makabili kayo sa World and Life Store Outlet at sa iba't ibang St. Paul Store Outlet at tatagpuan sa SM Mall. Magbasa ng Biblia, manalangin sa banal na Espiritu Santo, humingi ng pitong kaloob upang ang kanyang 12 bunga ay mapasa atin. Upang maging ganap ang ating pagkaunawa at magkaroon ng lakas na huwag magkasala laban sa Espiritu Santo. Mamuhay ng may kabanalan.